Hello sa inyong lahat. Pasensya na kayo dahil hindi ako nakakagawa ng mga videos. Wala akong mga latest na upload ngayon sa aking YouTube channel kasi medyo busy ang lola nyo. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung experience ko or ano ba yung mga nararamdaman ng mga tao na nagpa-process ng papel kapag andito na sa Spain. Kapag kasi dumating na yung time na naka 3 years na kayo o magti 3 years na kayo, magsisimula na kayong mag-asikaso ng inyong mga dokumento na ipapasa nyo para kayo ay magkaroon ng papel. Halos lahat o karamihan sa amin ay medyo dumaan sa stress bago makuha ang inaasam na resident card. Ngayon nga, sa kasalukuyan, hindi ko pa nakukuha ang aking resident card kasi nga hindi pa ako naiaalta ng aking amo at hindi pa rin ako nagkakaroon ng schedule sa aking welyas o yung tinatawag na fingerprint. May mga step kasi na pagdadaanan bago natin mahawakan ang resident card na iyan. Siyempre, unang-una, may stress tayo sa pagkuha ng mga requirements. Pero meron tayong ibang mga kababayan na naging smooth ang kanilang pag-process. Basta tatandaan nyo, kung halimbawa, hindi pa kayo nakakasimula mag-process ng papel, kailangan kumuha kayo ng mga requirements kapag malapit na yung isubmit ang mga papeles na kailangan sa CEPI. Halimbawa, kukuha kayo ng NBI, kailangan darating yung NBA nyo, i-estimate nyo na doon sa buwan na ipapasa nyo na ito doon sa CEPI. Tapos, halimbawa naman, kukuha din kayo ng ibang requirements, yung mga impadron. Madali lang naman yung kuhain. Within that week, kung kailan nyo ipapasa, saka nyo lang kuhain. Kasi baka mag-worry kayo na malapit ang ma-expire yung inyong mga dokumento na kinuha ay hindi pa na ipapasa o wala pa kayong schedule sa CEPI. Kasi nga, sinasabi ng iba na meron daw yung expiration date. Siyempre, kapag na-expire yan, kukuha na naman kayo. May stress kayo kasi yung iba, tulad nga na nabanggit ko sa aking vlog, may stress ako kasi akala ko ay kailangan ko na naman kumuha, lalo na ng NBI kasi medyo mahal yan, nasa 100 euro. Magkano na rin yun sa pesos? Nasa 6,000 sa pesos ngayon kasi ang rate ngayon ay 60 pesos per 1 euro. Ayan, tapos mai-stress ka kasi nga depende na sa abogado na kukuhain mo o doon sa tao na magpa-process. Kaya kailangan magtanong kayo sa mga kakilala nyo kung sino ba ang abogado or agent na pwedeng makatulong sa inyo na hindi kayo mai-stress yung magiging smooth ang inyong process. Kasi kailangan nyo ng kapal ng muka, ng pasensya, ng pangungulit doon sa mga tao na tutulong sa inyo. Siyempre, kailangan mong humingi ng update sa iyong abogado o kaya sa iyong amo kasi baka mamaya hindi niya pa naipapasa ng inyong amo yung mga requirements na kailangan. Kaya kailangan huwag mahihiya. Ayan, kung halimbawa nakapasa ka na doon sa CEPI, kailangan na namang ipasa ito doon sa delegasyon. Kailangan na alamin mo doon sa iyong abogado kung naipasa na ba ang iyong papers doon sa delegasyon. Kasi kapag hindi pa naipasa, naku, aasa ka, kala mo naipasa na. Kaya ang kailangan gagawin nyo, itatanong nyo yung mga details na kailangan kasi may website na, mache-check nyo doon kung ano, kung kamusta na ba yung process, kung tumatakbo na ba ang inyong papel. Mamaya, gagawa ako ng video kung paano i-check yun. At ilalagay ko doon kung ano yung link kung saan nyo i-open yung inyong papel kung ito ba ay nakaprocess na or favorable na. Yan, kailangan nyo kukulitin ng inyong mga abogado kung ito ba ay naipasa na o hindi pa kasi mamaya nga ang aabutin nyo katulad sa akin. Ngayon, kapag halimbawa lumabas na, naipasa na doon si delegasyon, ngayon favorable ka na, hindi pa doon nagtatapos ang lahat, may i-stress ka pa rin kasi kailangan ay ikaw ay kukuhanan ng iyong abogado o kung sino man na tutulong sa'yo na mag-process ng iyong papel kung ito man ay agent or sariling lakad mo, kailangan magkaroon ka ng SS number na tinatawag. At kapag may SS number ka, ibibigay ito sa amo at kailangan yung amo mo ay magbabayad na siya ng iyong SS. At kapag nakapagbayad na, ay kailangan kumuha ng schedule sa iyong fingerprint.
Yun, kapag naandun ka na, meron ka ng schedule, pupunta ka doon, may mga ipapasa ka doon mga dokumento, then yun, mag-aantay ka na hanggang sa makuha mo na ang iyong resident ID. Ayun, yun na ang pinaka-aantay ko, hindi pa dumarating kasi hindi pa ako naialta ng amo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nag-aantay pa daw ng notification ay resolusyon na yan. Ayun, ang update sa aking papel hanggang sa ngayon ay wala pa. Hindi ko kailan kung kailan ko mahahaw hawakan ang pinakaasam ng lahat ng mga kababayan natin o lahat ng mga dayuhan dito sa Espanya na mahawakan ang resident ID dito. Ayan, i-update ko kayo once na nahawakan ko na ang aking resident card. Ayan, maraming salamat sa panonood at sana ay nag-enjoy kayo sa aking video ngayong araw na ito. May ka-shoutout nga pala sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ako ay taos pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. God bless you always and ingat palagi. Pasensya na talaga kayo at hindi ako nakakapag-upload ng madalas. Eh, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos. Paalam!